ang pangalawang hari sa sinaunang United Kingdom ng Israel na tumulong na may taguyod ang walang hanggang trono ng Diyos. Isang dating pastol, si David ay kilala sa kanyang pagkahilig para sa Diyos, ang kanyang nakakaantig na mga salmo at mga kakayahan sa musika, kanyang nakasisiglang lakas ng loob at kadalubhasaan sa pakikidigma. Kanyang kagandahan at bawal na pakikipag-ugnay kay Bathsheba, at sa kanyang koneksyon sa ninuno kay Jesus ng Nazareth sa Bagong Tipan. Ipinanganak noong 1000 BCE. Si David ang ikawalong anak at pinakabata ni Jesse mula sa tribo ng Juda. Tulad ni Haring Saul at Haring Solomon. Naghari si David sa loob ng 40 taon sa isa sa pinakamataas at pinakamayamang panahon sa kasaysayan ng Israel, tinawag ng marami, ang panahon ng ginto ng Israel. Bagaman ipinakita tulad ng pagkukulang o makasalanan tulad ng mga hari na nauna at sumunod sa kanya, sa Judaismo at Kristyanismo. Si Haring David ay ipinakita sa iba't ibang mga libro ng Biblia, mula sa kung saan ang karamihan sa impormasyon ay nagmula sa kanya, kasalukuyang, bilang isang modelo ng hari ng kabanalan. Muling penitence, at pagsumite pati na rin ang isang pauna sa Mesiyas ang Hudyo, pinahiran, at kampiyon. Ang tradisyonal na kwento ni Haring David sa mga banal na kasulatang Hebreo. Ipinakilala ng unang Samuel 16 ang mga mambabasa sa isang binata na makukuha hindi lamang ang puso ng bansang Israel, kundi pati ang puso ng Diyos. Ang propetang lumang tipan na si Samuel, mga 1200-1050 BCE, ay ipinadala kay Jesse ng Bethlehem, isang karaniwang magsasaka at pastol, upang pairan ang isa sa kanyang mga anak na lalaki bilang bagong hari habang ang unang hari ng Israel. Si Saul C. 1080-1010 BCE, ay nabubuhay pa rin ngunit nabigo sa kanyang mga tungkulin na sundin ang mga tagubili ni Samuel at maghimagsik laban sa awtoridad, utos ng Diyos. Matapos ay paraada ni Jesse ang halos lahat ng kanyang mga anak na lalaki ni Samuel, ang bawat isa ay tinanggihan bilang hari, sa wakas ay dinala niya ang kanyang bunso si David. Na kumikinang sa kalusugan at nagkaroon ng isang bagong hitsura at gwapo na mga tampok, unang Samuel Kapitulo 16 Versikulo 12. Bagaman si David ay hindi mukhang isang hari ay dapat magmukha, mayroon siyang puso ng isang leon, isang matapang na espiritu at higit pa, isang malalim, walang katapusang pagmamahal sa Diyos. Si Samuel, na labis na nalulumbay kay Haring Saul, ay nakahanap ng pag-asa at pagpapala sa batang pastol mula sa Bethlehem sa Judea. Matapos mapahiran si David, sinabi sa unang Samuel Kapitulo 16 Versikulo 13. At mula sa araw na iyon ang Espiritu ng Panginoon ay malakas na dumating sa David. Nang marinig ni David ang masasamang salita ni Goliath laban sa Israel at Diyos, nagboluntaryo siya upang labanan siya. Sa halip na ipilit na ang isang mas matandang, mas may karanasan na opisyal, o kahit na siya mismo, ay lumabas upang ipagtanggol ang Diyos at Israel laban kay Goliath, inindorso ni Haring Saul ang mga kagustuhan ni David. Matapos ang ilang mga pagbabago sa aparador, sa paglaon ay ibinibigay ang kanyang normal na kasuutan. Pumili si David ng 5 mga bato sa ilog para sa bala at nagtatakda upang harapin ang kanyang higanteng kaaway. Napatingin si Goliath sa maliit, binata, at mga chides, I am a dog. That you come at me with sticks, B. 1743. Ang verbal na tugon ni David ay nakakainis tulad ng pagiging mapangahas.
David at Goliath. Si David ay higit pa sa isang music hero. Mayroon siyang puso ng isang mandirigma at isang hanay na mga kasanayan sa pagpapastol sa antas ng mga masters, lalo na pagdating sa lambanog. Isang araw, ang mga Filisteo at ang mga Israelita ay nasa gyera. Gayunpaman, ang dalawang partido ng gyera ay nasa magkabilang panig ng isang lambak, pinagtatawanan ang bawat isa. Ang mga Filisteo, ang mga disemitiko na tao ng sinaunang Timog Palestine, ay mayroong isang makapangyarihang mandirigma sa kanilang gitna, bagaman si Goliath na, ayon sa Biblia, ay halos 10 talampakan, 3 metro, ang taas. Hindi nakakagulat, wala sa mga mandirigmang Israel ang naglakas loob na labanan siya. Dumating kalaban sa akin na may tebak, sibat at sibat, ngunit ako ay laban sa iyo sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel, na iyong hinahamon. Ngayong araw ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking mga kamay, at papatayin kita at puputulan ang iyong ulo. Sa araw na ito ay ibibigay ko ang mga bangkay ng hukbo ng mga Filisteo sa mga ibon at mga ligaw na hayop, at malalaman ng buong mundo na mayroong isang Diyos sa Israel. Talata 17:45-46. Sa paglaon, pumunta si David sa kanyang matalik na kaibigan, si Jonathan, na panganay na anak din ni Haring Saul, para sa tulong. Sinubukan ni Jonathan na bawasan ang takot ni David. Ngunit nang puntahan ni Jonathan ang kanyang ama upang tiyakin sa kanya na si David ay kanyang tapat na lingkod, pinalo ni Haring Saul si Jonathan. Tinawag siya ikaw na anak ng isang masama at suwail na babae. Hindi ko ba alam na kinampihan mo ang anak ni Jesse sa iyong kahihiyan at sa kahihiyan ng ina na nanganak sa iyo? Ito ay sa wakas na naiintindihan ni Jonathan kung gaano kabaliw ang kanyang ama sa puot kay David. Si Saul ay napupuot kay David ng higit pa kaysa sa pag-ibig niya sa Diyos, hindi kailanman isang mabuting kalagayan na mapapasukan, ayon sa Biblia. Hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Ang anak ni Saul na si Prinsipe Jonathan ay naging tagapagtanggol ni David na humihiling para sa parehong debosyon mula kay David. Ang unang Samuel Kapitulo 20 Versikulo 16 hanggang 17 ay nagsasaad. Sa gayo'y nakipagtipan si Jonathan sa sangbahayan ni David na sinasabi, "Gawinawa ng Panginoon na managot ang mga kaaway ni David." At pinatunayan ni Jonathan si David sa kanyang panunumpa dahil sa pagmamahal sa kanya. Sapagkat minamahal niya siya tulad ng pagmamahal niya sa sarili. Ang natitirang unang Samuel ay nagbibigay ng mga detalye ng isang patuloy na paghabol sa pusa at mouse sa pagitan ni Saul. Napilit na sinusubukang patayin si David at ang kanyang mga puwersa, at si David, napilit na pinagsisikapang huwag patayin si Saul, sa kabila ng pag-uudyok ng kanyang mga kaibigan at mga kababayan. Sa halip, ipinakita ni David ang kanyang marangal, mahabagin, mapangakit na tauhan na napakahanga ng Diyos. Sa kabila ng kasamaan ni Saul, ayaw ni David na saktan si Saul. Ang pinahiran ng Diyos. Si Saul, sa kabilang banda, ay sumuko sa kadiliman ng kanyang puso at kaluluwa, kahit na hanggang sa patayin ng ilang mga pari ng Panginoon. Sa katunayan, lumalayo si David upang iwasan si Saul at posuklian ng mabuti ang kasamaan ni Saul. Ang isa sa mga mas nakaka-interes na sandali ay naganap ng lumusot si David sa isang yungib kung saan pinapagaan ni Saul ang kanyang sarili at pinutol ang isang sulok ng balabal ni Saul upang ipakita
sa kanya na kung nais siyang patayin ni David. Patay na si Saul. Minsan sa isang distansya, si David ay sumisigaw, "Kita mo, aking ama, tingnan ang piraso ng iyong balabal sa aking kamay. Pinutol ko ang sulok ng iyong robe, ngunit hindi kita pinatay. Tiyakin na wala sa aking kamay ang nagpapahiwatig na ako ay nagkasala ng maling paggawa o paghihimagsik. Hindi kita nagkasala, ngunit hinahabol mo ako upang kunin ang aking buhay." Sa sandaling napagtanto ni Haring Saul kung ano ang nangyari, siya ay umiyak ng mapait. Sa wakas ay may kamalayan sa sarili na siya ay hindi matuwid, uhaw sa dugo, at hindi makadyos. Samantalang si David ay maayos at maawi na nagpakita ng kanyang sarili na maging karapat-dapat maging susunod na hari ng Israel. Bago sila maghiwalay, hiniling ni Saul kay David na manumpa na hindi niya papatayin ang mga anak ni Saul na madaling gawin ni David. Ang kalikasan ni Saul ay rages pa sa loob sa kanya, sadly, at patuloy na pursue David na, sa iba pang panahon ng pagkakataon, itinabi ang buhay ni Saul. Ang kabaliwan ni Saul ay nagnangalit pa rin sa loob niya, nakalulungkot, at patuloy na hinabol si David na, sa isa pang sandali ng pagkakataon, nanegang iligtas sa buhay ni Saul. Gayunman, ang buong Israel ay nagdalamhati sa pagkamatay ni Samuel, at si Saul, na nalalaman na ang pangkukulam at pangkukulam ay ipinagbabawal ng batas, ay nagtungo sa Endor upang salubungin si Saul. Bagaman humihingi ng tulong si Saul mula sa diwa ni Samuel, ang namatay na propeta ay tumugon lamang, "Bakit ka kumonsulta sa akin? Ngayon na ang Panginoon ay lumayo sa iyo at naging kaaway mo." B. 28:16. Si Saul ay gumuho, isang sirang at wasak na tao na nagtipon lamang ng inosenteng pagdanak ng dugo sa ibabaw ng kanyang mayabang, masuweyang kilos. Nagtapos ang libro sa pagtamasa ni David ng higit at higit na tagumpay sa battlefield at sa kanyang domestic life, ngunit para kay Saul at sa kanyang pamilya. Ang tubig ay magbabago at mamula sa kanilang huling laban sa mga Pilisteo sa Mount Gilboa. Sa isang araw, ang buong linya ng hari ni Saul ay nawala sa labanan. Kasama ang lahat ng mga anak na lalaki ni Saul na namatay sa harap niya, kasama na ang marangal at minamahal na Jonathan. Si Saul ay kritikal na nasugatan at nakiusap para sa isang kalapit na sundalong Israel na pumatay sa kanya, natatakot sa pagpapahirap o panggagahasa kung siya ay matagpuan na buhay.